Yo, what up? Good day, netizens. This is Ned Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe and also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, pag-uusapan natin real quick yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang bago tayo kumuha ng motor. So without further ado, let's get right to it. Ayun guys, ngayon ang agenda ko lang is kukuha lang ako ng online na binili ko sa estudyante ko na fresh na itlog. Natulong na yun sa kanila kasi alam niyo naman ngayon madaming apektado ng krisis natin. May mga scholarship na naapektuhan, may mga hindi nakakapag-enroll, mga ganong bagay. May mga estudyante akong ganon. So sila naman na susumikap para kahit papaano kumita, makatulong din sa magulang. So yun, support tayo sa mga ganun. Ano ba naman yung bumili tayo ng product nila. So ngayon, ang pag-usapan natin is yung mga dapat nyo isang alang-alang kapag kakukuha kayo ng motor. Kasi ngayon, diba, dahil nga sa pandemic, kagaya nung sinabi ko sa mga last vlogs, ang pinaka-safe na talaga na way para mag-commute or mag-travel from point A to point B, kung sa trabaho man yan o sa eskwelahan, is either bisikleta or motor. So since sa motor naman tayo medyo may alam, motor din yung bibigyan ko ng tips. Kasi marami talaga nagtatanong kung anong motor kukunin nila, kung paano ba ang proseso sa pagkuha ng motor, paano ba paghulugan, ano ba yung mga dapat isaalang-alang. So ito, bibigyan ko lang kayo ng quick guide, no? So marami na iba sa inyo, marami nang alam, iba naman is konti pa lang. So kung marami na kayong alam, pwede nyo dagdagan yung masasabihin ko. O kung hindi kayo sasangayon, pwede kayong mag-comment. Una sa lahat is budget. Of course, budget. Compute mo muna kung magkano ba talaga yung sinusweldo mo monthly na regular. Kasi baka mamaya freelancer ka, hindi pa regular yung kita mo, hindi siya stable monthly. So estimate mo kung magkano yung kaya mong i-assure monthly na kaya mong bayaran as an expense. Kung halimbawa is installment yung kukunin mo, or kung may on hand ka na cash, first option talaga natin lagi is cash, para wala nang sakit sa ulo, wala nang problema sa'yo na yung motor. Yun yung maganda sa cash. Ang hindi lang siguro maganda sa cash is yun nga, kapag ka may problema yung motor, soli ka, kaya wala ka na magagawa, nabayaran mo na. Kung hindi masolve yung problema, edi ikaw nang bahalang humarap ng solusyon. Aside from that, cash is the best option. Kung meron kayong pang cash, that's the best thing. Pero kung wala, doon tayo sa hulugan. Paghulugan ka ngayon, hindi lang, halimbawa nakita mo 2,700, o kaya naman nakita mo 3,200 yung monthly ng motor, tapos may rebate na 200. Meaning to say, kapag on time ka nagbabayad, 3,000 lang yung babayaran mo. Yung 200, hindi mo babayaran. Or once malate ka ng bayad, yung 200, babayaran mo 3,200, tapos may penalty pa yon na 200, mga ganon. Example lang yun, ha. Depende pa rin yan sa dealership. So ang dapat mo isaalang-alang unang-una, hindi lang yun yung babayaran mo. Kasi sa pag down payment ng motor, meron pa yung registration fee, mga ganyan. So kung halimbawa 10,000 down payment, expect mo na mga 12,500 babayaran mo kapag nag-down ka bago mo maiuwi yung motor. Kadalasan sa mga kasa, 6 months ka dapat sa trabaho mo, naka 6 months ka na. Tapos check nila yung payslip mo kung kaya mo bang magbayad, or kung may iba ka pa bang hinuhulugan. Kapag pasado na, pwede na yon, mag-down payment ka na, iuwi mo na yung motor mo. Tapos, ito si tatay, oh, sarap bigyan ng helmet na ito. Tapos, hindi lang yun yung dapat mo isaalang-alang. Kung alakala mo, 3,000 lang babayaran mo monthly, meron pa yung regular maintenance, preventive maintenance, meron pa din.
So yung regular maintenance, monthly kailangan mo magpa-change oil, kailangan mo magpa-change ng gear oil kung scooter yung binili mo. Tapos every certain kilometers according to manual, kailangan mo magpa-tune up, kailangan mo mag-change ng belt, kailangan mo mag-CVT, magpa-check up ng panggilid. Wawa naman si Kuya. Ikasabay yata siya. So yun, hindi lang yun yung babayaran mo. So ito, pinakamalaking tip ko guys, kasi may katrabaho ako na sinagad-sagad niya yung pagkuha ng motor kung magkano yung kaya niya. Ang tip ko lang, huwag kayong kumuha ng, halimbawa, nakita nyo 3,000 kayang-kaya ng budget nyo. O kaya naman 4,000 kayang-kaya ng budget nyo na hulugan yun monthly ng walang kahirap-hirap. Ang isa sa mabibigay kong tip, huwag kayong masyado pakampante. Dahil tingnan nyo yung pandemic ngayon, ang daming bagay na hindi permanent, lalong-lalo na sa trabaho. Baka dumating ang araw na, huwag naman sana, no, pero pwedeng dumating kasi yung araw na mawalan tayo ng trabaho. O kaya naman magbawas ng trabahador. Maraming pwedeng mangyari guys. Naranasan ko na din yan, no, sa pagkuha ko ng motor. Hindi na stable ang mga trabaho ngayon. Yung dati isisiw lang sa akin na bayaran monthly is nagiging sobrang hirap na. Lalo na na itong nagkaroon ng ECQ na wala talagang kita. Sobrang hirap humanap kung saan ka makakakuha nung certain na amount na pambayad mo sa motor. Dati sisiw lang sa iyo. Ngayon sobrang bigat na. Maigay kung may mga consideration yung mga dealership ninyo. Malaking bagay yun. Pero yun nga, huwag tayo masyadong pakampante. Huwag nyo isagad guys. Kasi dumating man yung point na mawalan kayo ng trabaho o nag-freelance lang kayo o medyo mahina ang business ninyo, alam ninyo na kaya ninyong panindigan yung motor. Kasi once na mabatak yung motor, ang hirap na kasi yung kumuha ulit. Bukod sa iba-iba yan ng ng patakaran. Yung iba nababan dun sa dealership na yon, pero pwede pa rin kumuha sa iba. Pero ang tanong, ma-approve ka ba sa iba kung hindi ka pa stable? Magpapa 6 months ka na naman ulit, or 1 year, or 10 months, depende sa requirements nila, bago ka makapaglabas ulit ng motor. Sayang na yung mga hinulog mo, diba? And also, especially kapag kahulugan yung motor mo, mas malakas yung interest. Kaya yung iba akala nila, kasi diba sa atin, ang mindset ng mga tao kapag cash ang isang bagay is mas okay. Sa motor, mas okay talaga yung gano'n. Pero sa mga dealership, ang gusto talaga nila yung mga installment. Kasi sa installment kasi mas malaki kita nila. Halos nagdodoble yung presyo. Doble o triple pa nga halos yung presyo ng motor kapag ka-installment. Kaya yun yung ini-entertain nila. Kapag ka-cash, mahirap kumuha ng motor ng cash. Sa totoo lang. Depende yan sa dealership. Napakahirap kumuha ng cash. Tapos yung insurance mo pa, yun, isa pa yun sa dapat may saalang-alang. May insurance yan, comprehensive man yan, mandatory insurance, or kung ano man tawag sa insurance mo, yun pa isa sa dapat may saalang-alang. I think extra around 200 pesos sa motor yun, na mas mura. Teka lang, dito na ako eh. So mimit ko lang yung estudyante ko na inorderan ko ng motor ng itlog. Tapos kaya balikan ko kayo. Dito na siya yata eh. Ayun. Naka-fank siya. Hi. Anong year mo na ba? Anong year mo na? Third year. Naka-vlog ako. Huh? Naka-vlog ako. May babatiin ka ba? Patiin mo na. Charot. Shoutout sa Basokto family. Yan. Magkano yan? Ano, 200 to order mo tayo? 200? Ito. Di pa nga ako nakain eh. Dumaretso na ako dito. Thank you. Sorry sa balag. So, taya kami pero hindi pwede. Bawal eh. Social distancing daw. Ayan, hulihin na ako. Oh, yes. Ito, bigay mo sa ano mo. Sige, maalis na ako. Hulihin na ako ni... Okay. Bye-bye. Salamat ha. Chat-chat na lang. Next time ulit. Gamit naman to eh. Bye-bye.
ayusin ko lang yung itlog kasi mabasag pa, sayang. Uhulihin ako. Kasi bawal dun talaga. Gilid lang ako din eh. Ilalagay ko lang sa loob ng compartment. Binigyan natin siya ng sticker. Kasi yung boyfriend ng ate niya is subscriber ko daw. So binigyan ko siya ng sticker. Ito yung sticker natin guys oh. Wow, kita. Blanco. So ito yung sticker ko. Ayan. Wala, quick commercial lang yan. Pasensya na kayo. Kailangan kong pick upin ito. Talaga yung agenda ko for today. So yun, wag nyo isagad yung budget nyo guys kung kukuha kayo ng motor. Kasi kapakahirap eh. Kapag ka nawalan kayo ng trabaho, pag nawalan kayo ng trabaho, di nyo alam kung saan nyo hahakilapin yung pambayad. At isa pa doon is yung gas. So syempre depende sa motor na kukunin mo, may certain gas consumption yan. Di mo alam kung tipid ba to sa gas o malakas sa gas. So I highly recommend kung kukuha kayo ng motor is FI. Kung ang main concern ninyo is fuel efficiency, ang may re-recommend ko is FI na motor or fuel injected motorcycle. Kasi mas matipid tong magproseso ng gasolina. Unlike sa carb type na medyo mas malakas pang magkonsumo ng gasolina. Pero yung iba gusto yung carb type kasi mas kabisado nilang ayusin in case na masira. Pero mga motor naman ngayon sobrang tibay sa totoo lang. Di pa naman ako naka-encounter ng mga sira-sira na ganyan. Doon sa una kong motor yon na binenta ko. Ayun, binenta ko. Doon, marami ako natutunan doon. Nagsimula tayo sa semi-automatic, ganyan. Mga manual, nagda-drive din tayo ng ganyan. Pero ngayon, settle na muna ako sa automatic for city driving. Kasi hindi naman ako nalayo sa totoo lang. Or even mag-long ride ako, okay lang sa akin to kasi less yung hassle ko. Hindi ako masyado pagod. Ayun, napakagandang bagay talaga na may motor. Mas safe ka. Hindi ka na maghahanap ng ganyan kung saan ka magko-commute. Sobrang convenient niya sa totoo lang guys. So it's the best time for you para kumuha ng motor. Today is the best time. Wala nang ibang mas tatamang panahon. Kung naghahanap ka ng sign kung kukuha ka na ba ng motor o hindi, kung kaya ng budget mo, go for it. Pero kung palagay mo mahihirapan ka pa, wag muna. Please lang wag muna. Kasi sobrang hirap ng buhay ngayon. Ang daming nawawala ng trabaho, daming business na lugi. And at the same time, iba naman, swerte talagang itong panahon ng pandemic, ito yung time na nag-boom sila. So yun, ayun lang siguro yung mga tips ko. And sana nagustuhan ninyo. Ano pa yung gusto ninyo talakayin natin next vlog? Ito yung quick vlog lang para naisipan ko lang kasi daming tanong talaga na ganito. Ang dapat na agenda ko na vlog is ipapamigay ko pa yung isa pang helmet dito na kulay pula sa kalsada. So dalawang, hindi, nung Father's Day is naghahanap ako ng tatay na makukuhanan ko ng video na pwede kong tulungan para magkaroon ng helmet as a Father's Day special. Kaso naglibot-libot ako dito nung kinuha ko yung YouTube sweldo ko, wala akong makita na tatay. No, either pakit ng helmet o walang helmet is tutulungan ko sana. Kaso wala pa akong makita. So yun yung main agenda ko. Sana supportahan nyo din yung mga ganong vlog ko kasi gustong-gusto ko talaga yung tumutulong sa kapwa. Pero ang main goal ko doon is to evangelize them kasi gusto ko talaga ipakalat yung gospel for this time of our season na puro crisis na lang kinakaharap natin. This is the best time for us to know the Lord. Diba? Yun yung gusto ko talaga, yun yung main goal ko. So sana supportahan nyo din yung last vlog ko. May isang lalaki doon, nakala ko tatay kasi nakatalikod siya, na tinulungan ko, nasiraan yung motor niya. Hindi ko man siya natulungan sa motor niya, naipag-pray ko naman siya at nabigyan ko siya ng brand new na helmet. Sa Facebook, okay naman yung views niya. Sa YouTube nga lang, which is my main source of income, kasi hindi pa naman ako kumikita sa Facebook. So sana sa YouTube, sangkilikin nyo din yung
mga ganong vlog. Kung gusto niyo mga ganong vlog, please comment down below. Tensya na kayo. Quick vlog lang talaga to. Gusto ko lang talaga magbigay na insights and input kung ano mga dapat nyo isaalang-alang o dapat gawin kapag kukuha kayo ng motor. Dagdag ko pa pala dyan, no, mga pahabol lang. Nagkakaroon din ng sakit ang motor. Nandyan yung mapaflatan ka. Nandyan yung makakabangga ka ng kung ano-ano. Masagagagasgasan sa pader. Makakatapa ka o makakasagasa ka ng pako. Madami pa ang pwedeng mangyari habang nasa sa'yo yung motor. So, kaya ayun talaga, huwag niyo isasagad yung budget ninyo. Hanggat maaari, no, hanggat maaari, sana is mas mababa kaysa sa kaya ninyo, yung kuha ninyo. Okay? Sa totoo lang, hindi nang may importante kung ano yung dinadrive mo eh. As long as you get to your point A, from point A to point B na yung pupuntahan, you know, the best na yun. Hindi naman talaga kasi papansinin ng tao habang nagda-drive ka kung anong klase yung motor yan eh. I mean, you can impress them for just 4 seconds, 5 seconds na makita ka nilang dumaan o makita nila sa parking lot yung motor mo. Pero after nun, wala na silang pakialam kasi may kanya-kanyang buhay na yan eh. Huwag kang bumili ng motor para lang magpa-impress ng mga tao. Dahil wala naman silang bearing sa buhay mo eh. Kung mahihirapan ka lang din maghulog, diba? Anong silbi ng mga papuri ng mga tao sa motor mo na ganda-ganda ng motor mo, etc. Kung ikaw mismo, naghihikahos ka na kung paano mo i-maintain, paano mo huhulugan. So yun guys, sana may natutunan kayo kahit papano. Please comment down below yung mga insights ninyo. Lahat ng gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba. Shoutout natin yan next vlog. Next vlog, ang makapapanood ninyo, papamigay ko na yung pulang helmet. Maghahanap ako ng tatay na deserving. No, so ayun, kung TikTok nga nagagaya natin eh, bakit hindi mabubuting bagay, di ba? The same time, kahit na mag-isa tayo, kung ano yung kaya natin itulong, bibigay ko. Thank you for watching. This is Dayan Riano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.